tagumpay, napakaraming tagline na health benefits sa ating katawan. Ilan po dito ay may mataas siyang protina o high protein na nagpapalakas ng ating katawan. Vitamin C, nagpapalakas ng ating immune system, calcium, pampatibay ng buto at iron. May mataas po siyang antioxidant content na tumutulong para maiwasan ng pagkakaroon ng sakit na cancer. Prevents constipation. Ilan lang po yan sa napakaraming taglay na health benefits sa ating katawan ng Makopa. Sa pagmamarkot po, titingnan nyo yung nodes. Ano? Ito po yung kanyang nodes. Yan. So dapat sa ilalim po ng nodes, ay, gamit po itong tools na ito, ay tatanggalin po siya, babalatan. Ano? So ganyan lang po, paikutin nyo lang po ng ganito. Yan. So huwag nyo pong pakahigpit itong ating cutter pruner, no? So sa bandang ilalim po nitong at ng kanyang anod, so tatanggalin ko na po itong daon na to. Yan. Okay, kapag napaikutan na pong ganyan, kakayasin po ito. Nang sa ganun, madali po siyang matanggalan ng balat. So kailangan matanggal po siya ng kabuuan itong balat, itong ating Makopa, itong isa sa kanyang mga stem, no? Ayan. So, dapat po ay tanggalan yan ang kabuuan nito, paikot. Ayan. So, kita niyo po, puting-puti na siya, no? Wala na yung balat. Wala na yung balat. Itong ating minamarkot na Makopa. Ito po yung nodes niya. Diyan po kasi magkakaroon ng ugat. Pagkatapos pong makayas ay ano nyo lang po siya, no? Ganyan nyo lang po siya sa aloe vera, no? Pang growth hormones din po kasi yung aloe vera. Yan, dapat po malinis siya. Yan. At mas mabilis po siyang mapatubo pag nilinis nyo po siya sa mismong katas ng aloe vera. Ngayon, nalagay na po ng lupa, no? Mamasabas ang lupa dito sa ating plastic ng yelo. Yan. Ano po ito? Clay, ano? Clay po itong ating lupa. At may una na pong fertilizer yan na vermicas, ano? Inaluan ko po ng vermicas. Nang sa ganon ay magiging malusog po, ano? Yung ating alaman na minamarkot. Meron na siyang paunang pataba na vermicas. Ayan. Ngayon ay itatali po natin ang straw. Kukuha po tayo ng ating straw. Ayan. Tapos ibubuhol po natin ito sa ating plastic ng yelo. So abaan ko po itong ating straw. Nang sa ganun ay maganda pong magsalikop, ano, kapag itinali natin. Ayan. Ayan, maganda po yung straw gamitin. So ngayon po ay ilagay na natin yung lupa din sa ating binalatan na ating stem ng Makopa. Iwain lang po itong ating plastic kong yelo na nilagyan ng lupa. Ito ganito. Ayan. So dapat ay luha po siya ng ganyan. Ayan, kita nyo po yung biyak po siya, no? Ayan. Tapos ito pong mismong biyak ngayon po ito, ay ilagay nyo po ngayon yung mismong minamarkot natin, ano? Sa gitna po siya. So ito po, ano? Ating bagong markot. Hayaan nyo po ngayon dyan yan, no? Within 1 month. Hanggang 1.5 months po, makikita po magkakaroon ng ugat dito yan. Okay, dahil transparent naman po yung ginamit nating yung plastic ng yelo, makikita nyo po kapag may mga ugat na dyan. Kapag may ugat na, mga isang buwan or may isang buwan, pwede na po yung transplant kapag may nakita na po kayong ugat dyan. Okay, gamit pa rin itong ating cutter, ay kukunin na po natin. Ikakat po natin dito sa ilalim, no? Yan. Yun. Ayan, na-transplant ko na itong ating minarkot na Makopa, no? So dito po natin siya itatransplant sa
timba, no? Ito timba po ito, may mga butas-butas po siya. Makita niyo po yung mga butas niya. Butas, may butas din po yan sa ilalim, ano? Sa ilalim ay may butas din. Tapos yan, sa mga gilid-gilid, meron po siyang butas. So ito po yung lupa natin gagamitin. No, buwagyog na lupa na may halo pong vermicast, no? Ayan, tatapos ko na yung ating plastic na ginamit. Ayan, no? Tama na pong ugat, oh. Kanyang ugat. Ating laman. Ayan po, oh. Dapat maingat po kayo kapag ganyan. Ayan. Dapat po hindi sira yung ating halaman. So, yun po. Oh. Ayan po yung mga ugat niya. Ayan. Ayan dahil niya po niyang ugat. Ganda na po. Dami na pong ugat. Sa pagtatanim, lagay niyo lang po dito ganyan. Ayan. No? Bonsai po yan. Ayan niyo pong ganda pa ganyan. Tapos, dagdagan niyo lang po ng lupa. Ayan. Simpleng-simple lang po ang pag-propagate ng makopa. Pagya lang po kung diligan yan. Ayan. Kapag bagong transplant na kanyan, ako po, yun, hindi ko muna siya pinaparawan. Ninanarsary ko po muna, no? So, ayan. Ninanarsary ko po muna ng isang hanggang dalawang araw yan. Hindi ko muna siya papaarawan sa lilim na lugar po muna. Hanggang tulong po siyang makabawi, no? After 1 to 2 days, ay doon ko na po siya direktang paarawan. So, ito na po yung ating bagong transplant na makopa sa timba.